So watch out and watch me grow. I will be the best, headed out for change. I just started on my quest. Yeah, the world will know my name. I'm excited, I'm obsessed. Hands down, this is the best protection that money can buy. Hindi yan matatapatan ng any ceramic coating. It is not cheap. It's not for everybody. For those that can afford, for those that understands, ito talaga eh. Within my mind, I'll put all my fear to rest. Cause I will be the best, yeah, I will be the best. Land Cruisers are designed to last forever. Yes. So right now guys, I'm here with Boss Tristan of Drive Clean. Yes sir, morning. Yeah. Pinapunta kami ni Boss Mark dito para gawin yung kanyang brand new na It's LC not Triangle. Mine guys, pinapabenta lang to guys. Since ayaw naman ni Boss Mark nagbibenta ng kulang. Itong LC 300 na to, brand new to ah. Hindi siya tinakbo, inuwi dito sa Isabela na naka-flat bed truck ganyan. So baka akalain ng ibang tao na tinakbo natin. Dahil black, syempre. Kailangan natin ng protection bago umaksyon. Eh, iba pala yun. Iba ata yun, no? Pwede na rin. Applicable na rin. Kasi, ano eh, black siya. Ma-swirl, di ba? Yun yung laging wino-worry ng mga tao eh. Yes, mag-disgassin. Ano pa ba? Yung rock chip. Yung rock chip, oh. Yan, number one. Ang halata sa black car siya. Number one yan, guys. Number one. We will install full body Xeon PPF on the LC300. So actually, hindi ako naniniwala sa PPF dati. Nadaan tayo sa yabang eh. Niyabangan kasi tayo nito. Boss, alam mo, yung fender na FJ mo, may buhok-buhok eh, lumalabas na. Sabi ko, ano bang gagawin yan? Yung parang, alam mo yung parang, ano gagawin? PPF, tas ayaw magpatalo. Eh, kung i-full body mo na kaya. Yan. Ano ba ang pros and cons ng PPF? Kasi ang dami nagtatanong, ibang tao, wala, ano lang, arte lang yan. Mas maganda magpapintura. Pintura na lang tayo. So, in terms of pros, syempre iba ang value ng original. So, definitely. Yeah, mas madaling magpintura. Pintura, pero syempre, pag hindi na original yung paint, malaki yung nawawala sa value ng car. Yes, lalo na kung mga Land Cruiser. Land Cruiser. Ang Land Cruiser kasi, ayun yung binabayaran mo dyan di ba? Syempre. Parang yung Series 80, Series 100, yes. Series 200. Yes, kung makahanap ka ng LC80 na all original. All original, guys. Di ba, mas mataas ang value. Iba talaga. Yeah, so iba ang value ng original. So that's why you want to protect yung original. Para you won't need to have a body shop work on the paint. Kaya tayo nag-install lang. Kunyari, natagis yan. Oh, ano gagawin? Pagbangga, depende sa bangga. Huwag lang yung sobra. Huwag lang yung collision na ano. Pero kung nasagi ka ng konti, ang laki nung laban na yung film lang yung sasalo ng damage. Wow. Then you can just remove the film, replace it with a new one. You won't need a visit to the body shop. Yun yung reason kaya ka nag-i-install ng PPF. And syempre at the same time, dahil yung mga modern films ngayon, it keeps the aesthetics of the car looking new for longer. Parang makintab pa rin, no? Kasi may maraming nagsasabi na pag naka-PPF yan, wala. Hindi, yung kintab niya, mawawala. Siguro in the last 5 years or more, siguro baka totoo yun. Ayun ba yung mga naninilaw? Ba't naninilaw siya, boss? It has something to do with UV exposure. Kasi yung adhesive ng films, tendency ng film is to absorb UV. Tapos yun yung luluto to adhesive and majority of the discoloration is coming from the adhesive of the film. Na ngayon yung mga modern films natin, yung mga manufacturers, mga newer types of films, especially the one we have here, they have a sidestep na to solve the problem. So hindi na siya issue ngayon. Siyempre, there are cheaper films na yun pa rin yung mga China. So guys, kung may nag-offer sa inyo ng 50,000 or 80,000 or 100,000 na PPF, mag-isip kayo. Mag-isip ka na. Diba? Kasi pwede na lang sabihin na ganitong brand. Do a research, guys. Kasi so, madaling magbenta. Pag yung after sales na, yun ang problema. If you want to install a good quality film on your car, syempre, one of the cons is yung cost. Usually, ang going price yan would be 200 pataas. Grabe. I would normally price this at around, starting at 250 pataas. Depende sa condition, depende kung mga body kits. Lalo to, bago. Medyo... Bago to, so medyo friendlier dahil hindi nagalaw. Actually, marami kasi nagsasabi na, tsaka ako na papa-PPF yan pagka gamit na. Parati sulit ang pagpapa-buffing, pagpapa-ano, di ba? I can see where they're coming from, pero really the best time to protect the car is when it's brand new. Yes, para correct. Wala pa yung mga defects, wala pa yung mga things that you need to correct before ka mag-install ng PPF. And you're preserving yung investment mo. Yun yung logic on why the best time to protect the car is fresh off the gates. So, bago, habang bago. Actually, kahit bago siya,
Diba sa Casa naman, na hindi natin inaano ang Casa, pero most likely, binaback na lang ng konti. Yes. Pero paglabas mo ng Casa, kahit sabihin mong Casa condition, medyo... Hindi brand new condition. Hindi brand new. But may tama ng ganito. Yes. Diba? Kasi you guys have to factor in sa Philippines, when we say brand new sa Casa, hindi na talaga siya brand new kasi hindi na siya fresh from the factory. Marami na siyang pinagdaanan before makarating dito. Sipin mo yung from the factory, pupunta sa pier, babiyahe, how many days sa pier yan bago tapos sa labas pa, di ba? Usually, nakapark yan sa labas. Bago lumabas sa customs yan, ang tagal niya nakapark sa labas, nag-iipon ng alikabok, hindi naman covered yun. Iipon ng alikabok, ulan. Pagdating yan sa dealership, madumi yan. Hinuhugasan nila yan. How many times sila hugasan yan? And then kaya hindi nare-release ka agad. Oo. Pag hindi nare-release agad, tumambay pa sa dealership yan. Ilang beses siya napunasan, ilang beses siya nahugasan. That causes world mark. Siyempre, ang Casa, hindi yan magre-release ng ganung itsura. So, hugasan niya yon. Kung kailangan i-buffing, iba-buffing niya yon. Tapos, iwa-wax niya para mukhang brand new pagkakuha mo. Then, after a while, pag nabura na yung wax, dun mo makikita yung mga defects na galing sa... So, yun lang yung cons niya. So, kasama dapat siya sa investment. Siguro merong other cons, pero it's more of the installer concerns. Yes. Kasi, syempre... Maraming nag-PPF. So, when thinking about getting PPF installed on your car, ang isang major consideration mo is yung quality ng workmanship. So, syempre, pag actually, bad install... sabi ko nga sa inyo, guys... ito, from a client to naging friend. Kasi sabi ko nga, yung work ethics ay yung number one na binabayaran natin. Madaling magsabi na, gawin ko ngayon, tapos pag binalik mo, hindi, cha-charge kita, binalik ko sa kanya noon, nagkaroon kami ng ano, wala kang binayaran. Eh, sinasabi ko na after sales ay yung number one na binabayaran mo sa isang company. Siya nga yung naghanap ng gusto niyang bayaran. Hindi. So, nagpagawa ng exhaust. Nagpagawa na, ano. So, yun. So, madaling magsabi na, sige, bayaran ko ulit. Pero hindi na ako babalik ulit. Kasi, may bad experience ka na. So, it's part of the, ano kasi, yung experience ng client when we're dealing with you. Yes. If it's a good experience, diba? Even babalik, babalik ka. Even if the project wasn't perfect, diba? Sometimes yung time constraints natin can be an issue, diba? Yes. So, as long as you stand by your work and then you're willing to adjust and yung mga back job natin na hindi naman natin inaasahan, pero you make it as seamless as possible for the client. Guys, nandito kami sa Mud Monkey. All the way from Manila, guys. Yeah. Actually, tapos na siya ma-color correct. Ngayon, mag-install na tayo ng PPF. Yung sticker, diniscuss mo ba? Actually, guys, ito nga yung pinagtatalunan namin ni Boss Tristan. May mga ano, mamaya papakita namin sa inyo. Hindi perfect yung pagkaka-install nito. Oo, kaya parang for me, it's a off. Kaya, bear us na tatanggalin namin yung sticker. By the way guys, this is for sale. LC300 GR Sports. Brand new guys. Just call at 0917-8069-560. Guys, hindi namin pinaparaffle to ah. Sharer, oo. Pero yung raffle, hindi namin pinaparaffle. I-PPF na natin to. Samahan nyo kami dito sa vlog namin. Let's go! Let's go! Ang galing natin siya. Wala na atrasan to. Pag satisfying ba yan? Oo, oh, may satisfaction naman tayong makukuha dito. OC problems, guys. Ito pinaka-problem. May mga bula. So, ano yung mga gagawin natin, boss? Tanggal sticker washing, then we'll remove the yung mga parts na kailangan tanggalin, like sa mirror door handles. Dede-badge din tayo para mas seamless yung install. Boss, ano ginagawa mo? Ba't mo tinatanggal? Sabi nung mayari. Parang gusto ko ata wal may sticker. Pag ginangat mo na, tapos binalik mo, mag-iwan siya ng mark. Damn! Grabe, oh. So, less 100,000 tayo sa PPF, guys. Tago natin yan, ah. Ay, tago daw. Mahal yan. Lagay ko sa pick-up. Yan, lagay ko sa pick-up yan. Pero, banda, no? Maganda siya pag all black talaga. Ling! Iibahin natin dapat yung nakasanayan. Tyrant ka talaga, tyrant. Ibahin natin yung mags. Sounds! Kahit naka-JBL siya, guys. Banda, no? Walang sticker. Hindi na GR, 5.7 na lang siya. Pero kung ako, personally, may pambili ako ng LC na GR. Tanggalin ko rin sticker eh. Talaga? Black din, tapos tanggalin ko rin sticker. Maganda talaga yung black, lalo na pag all black. Tapos syempre naka-PPF. Bibili na lang daw sa Mark ng bago. Ang dami niyang gasgas oh. You would think na yung sticker yun yung protected eh. Ang daming swirl sa loob na ano. Kita ba dyan? Boom! Ang ganda, di ba?
Nagmukhang ordinary tuloy yung LC natin. Ito may kasalanan. So boss, tignan mo kung paano sila magpa-alis siya, kung legit ba. Marunong nga. Unong pasada pa lang eh. So anong ginagawa mo ngayon, boss? Gumagawa tayo ng custom template para once we remove the emblems, pag binalik natin, factory yung... Debadge tayo ngayon. Debadge, oh. So dito ko nagamit yung pagka-engineer ko. Looks. Yeah, I think I better prepare. No fear in this world, better beware. No time in the world, yeah, to be scared. Hindi kami nagaganito dati. Pero nung sa Singapore, ito yung tinuro ni Steph. Mag-degrees ka uli. I can feel the quest, it's pulling me in. I don't wanna rest, I need to begin. I listen to my chest, I feel it in the wind. I know that I'm obsessed, that's how I'm gonna win. Yeah, I trained for this. Yeah, I prayed for this. I didn't change for this. I was made for this. I can feel the quest, it's pulling me in. I don't want no rest, I need to begin. I listen to my chest, I feel it in the wind. I know that I'm obsessed, that's how I'm gonna win. I was made for this. Yung degree stubs natin from the... Important kasi pag nag-PPF ka, walang oil, walang wax, walang polish, walang anything. So you need to degrease. Hindi pwedeng diretso kakabit. May compromise yung addition ng PPF. Sa Manila, naka-4 pa yan. Si Boss Mark yung nagtawag eh. Nako po. Hindi pwedeng kung sino-sino na lang. Sayang naman yung tinraining natin sa Singapore. Yan. Shoutout naman kay Steph. Sana naiintindihan mo ito pinagsasabi namin, Steph. Daya niya mag-PPF, ang haba ng mga daliri, tsaka ang haba ng kamay. Lugi. Lugi. Abot niya yung gitna ng LC, matangkad pa. Boss, kailangan natin mag-boss, eh. So guys, approve ba sa inyo, guys? Black and black. Parang magandang may sticker. Sa ganda may sticker, no? Sa ganda may sticker, tsaka kung hindi black yung ano. How many years ka na nag-PPF, Doc Nash? 11 years sa Saudi. So yung mga ganitong auto, chicken pit na lang sa kanya. So kapak-kapak lang yan, guys. Ganun, ano, kaya experienceado, guys. Si Nash, inaamoy niya lang. Amoy pwede pa. Pwede. Kailangan magaling yung palad mo dito, magkapak. Kailangan magaling yung magaling yung palad natin sa ganyan, yung kapakapa. So si Toyota, lalagyan mo pa. Siyempre, sangalas. Hindi pwedeng hindi yan. Pero clear lang. Clear lang, siyempre. Wake up, yeah. No sunlight, so cold. Sleep is nice, so tired. My eyes fight, they just wanna close back up tight. Get up, hoodie on. Hard work at the crack of dawn. This life ain't for the weak ones. No, this life pure only for the strong. Feeling slow, shake it off. Don't got time for negative thoughts. Red sight, got the dot. Shoot my shot, I want the top. Never lost, got my plot. Know my story, I know my boss. I will fight against the clock. Time's a limited gift from God. One day I will have my victory. So guys, kahit patungan na natin ng mga box. Naka-PPF na to, guys. Eh, nasasabi nilang, worry free! Let's go! I will carve my name in history. And shoot tayo ng photos, yan. Let's go! Wake up to the sound of the drums. Stand up, locked and loaded, here I come. I'm here to stay, here to fight another day. You can't stop me with some pain. I am here to make a change. Last piece. Smart, ganda na ng LC 300 mo, GR, lucky buyer. So, right, oh guys, tapos na ang ating BPM. Actually, it's been 3 days, no? 3 days. 3 days natin siyang ginawa. Working hours per day. So, by the way, guys, I'm here with Tristan Laksa of Drive Clean and Gion Philippines, guys. We have here LC 300 GR, guys. Then, as you can see sa mga video namin kanina, tinanggal namin yung stickers. Pati yung sa likod, may sticker din doon na... Yes, yung parang wrap. Hindi na namin na video yun eh. Parts. Super and chrome parts, we wrapped in black, Gion Black PPF. Yes. Para PPF material. May iba naman, guys.
Some may gusto, some meron hindi. May kanya-kanya tayong base of car. So, ako naman, yung yeah. Toyota lang iniwang kong white, pero other than that, it's all black. Maganda eh. Personally, if I could buy, yes. Tatanggalin ko rin yung sticker. Yes. Kasi may mga imperfections eh. Tapos, babalutan mo ng pipi eh. Parang mapapaisip ka na parang, maganda ba? But personally, pag ako, gusto ko, pag maglalabas ako ng car, takot ako sa itim. Takaw gas-gas, takaw swirls, ganyan. Evident agad kung may paint. Kaya parang, oo, sa una, maganda. Habang tumatagal, kakagas-gas, parang nawawala yung beauty niya. It's the hardest color to own kasi konting scratch dito, konting swirl dito. Tama. Halata siya kagad. That's why a lot of people opt for white or silver. White kasi it's more on ano eh, parang easy to maintain, ganyan. Visually, pero the scratches are still there. Nandun din yung swirls, nandun din. Hindi lang siya evident. White on white ang nangyayari. Tama. So, siyempre, sa black cars, red cars, dark blue cars, ganyan. Tama naman. Very evident yung scratches and enter PPF. First PPF ko is yung FJ ko nga. Then, pero white eh. White yun eh. So walang thrill. So, sabi ko, pag meron akong client na willing to spend. Kasi ang PPF naman talaga, it's not cheap. Hindi siya cheap. Diba? Parang, nakita mo naman yung how labor intensive it is. Grabe, diba? Grabe. Actually, itong Land Cruiser medyo ano pa eh. Friendly pa siya. Oh, yun, like siya. Yung mga headlights niya. Okay pa siya. There are some cars na pag ginagawa namin, pakiramdam namin na yung nag-design nito galit sa PPF installer. Yeah. Kaya ganito yung design nito. Tama, tama. Diba sabi ko nga sa'yo, mas mahirap pa yung LC200 kapit na dito. Oo. Ito kasi medyo tame na eh. Medyo tame siya kasi medyo modern-ish yung look niya. That's why coming here, alam na. Na-visualize na. Tsaka yung bumper niya guys, kasi unlike the ZX, full bumper siya. So ito kasi meron siyang matte accent. Parang kasi ang LC300 GR, it's more on parang rugged look. Unlike si ZX na parang ayan, diyan mo makikita yung mga naka wheels, tapos yes, full ano siya, parang body color, parang bagay siya sa mga street style na Bentedos, na 20 ganyan, 'di ba? Mas ano siya, mas elegant. Elegant siya. But this one, it's more on rugged. Sporty. That's why it carries the badge na GR. So it's more for the performance. Athletic. Actually, ito yung lagi sinasabi, mas bagay siya sa bundok. Ganyan. Diba? Mas bagay siya sa bundok. Dadali mo sa bundok? Hindi naman sa akin yan. Tignan natin kung papahiram, ganyan. Magagamit natin sa bundok, ganyan. At least, makontent natin, di ba? Land Cruisers are designed to last forever. Yes. So, kumbaga, ito yung sasakyan na sinabi mo, my forever. Depende na lang kung wala ka ng budget, pwede mo na ibenta. Ibang usapan naman. Pero other than that, it's an enthusiast's car. It's a... Hanggang sa apo mo. Totally. Diba? Parang yung BJ40, may BJ40 ako noon na inassemble. Tapos parang, tagtag nito, parang ganyan. Way back in 2006, 2005. Tapos parang, wala dad, benta na natin. Then eventually parang ngayon, nagsisisi ako na parang dad, patang binenta yung ano. Even the LC100, may angkong nabili niya 2.5 noong araw. Tapos nagamit niya within 10 years. Tapos nabenta niya after 10 years, 2 million. That was 2000 to 2010. Ngayon, pag na-preserve niya yung LC100, nakapako pa rin ang presyo niya. Very close to my heart ang LC80. Yeah. Meron ako dati. So, tanga rin ako eh. Yeah, binenta niya. Binenta rin. Hindi ko rin inalagaan. Hindi ko rin pin-reserve. Actually, kung may pera ako ngayon, mas gusto ko pa rin LC80 kasi sa mga newer LC. Kung built as tank talaga eh. No? Mabalik ako sa PPF guys. Nagtanong tayo ng pros and cons. Pero medyo hindi natin na-dive into. Ito ngayon guys, tatanungin ko ulit, ano yung kinabit nating PPF? In terms of protection, yes. Preserving. The reason why you're installing PPF on the cars, preserve the looks and protect it against the elements, diba? Yes. Both environmental and mechanical damage. Hands down, this is the best protection that money can buy. Hindi yan matatapatan ng any ceramic coating. Ano bang pinagkaibahan ng ceramic coating and
PPF. Technically, they're not the same product. Yes. Magkaiba sila. Hindi to Apple na local sa Apple na imported. Magkaibang product talaga sila. Tama. Si ceramic coating is a liquid protection that when you apply to the car, it solidifies into a thin layer of protection that is designed to protect your car against the elements, non-contact na damages, and makes cleaning the car easier. To better imagine it, imagine mo it's a permanent wax. Parang ganun lang siya. Pero it will not protect you against mechanical damage like rock chips, swirl marks, scratches. Yes. Contrary to a lot of bad information on the internet, ceramic coating is not scratch resistant. Kasi ang thinking ng tao, di na ka-ceramic yan. Oo, hindi na magagasgas. Hindi na magagasgas yan. Ayan pa, hindi na kailangan hugasan. Tama. Iiwan sa daan. Tapos pagbalik, oh, sir, may warranty to, di ba? Yeah. Tutubigan na lang. Tutubigan na lang. No, those are bad information na are designed to generate sales. Though, malikintab naman. Makintab naman talaga. Day one. Day two, day three. Pero pag pinabayaan mo, pabalik ka rin sa... Usually, ito yung lagi ko sinasabi sa mga clients na kung magpa-ceramic ka, magpa-PPF ka, kailangan pa rin alagaan mo as parang wala siyang nakalagay. Yeah. Kasi at the end of the day, the more na inaalagaan mo siya, the more na yung buhay niya. Napoprolong yung itsura niya. So, I have clients na has taken that to heart. Yes. Tapos, every time they come back to the shop, 1 year, 2 years into the PPF, kutsa parang kaka-roll out lang nung ano eh. Kakagawa lang namin ng hapon eh. Tapos, you can clearly see na the PPF is doing its job and then the client is taking care of it. Kaya pag bumabalik sa amin, kutsa walang swirls, walang ano, tas ang ganda pa ng condition. Kaya nga dapat pupunta kayo sa premium car wash, guys. Yes. It's not about ano eh, parang sabi nga nila sa PPF, it's more on you get what you pay for. Yes. Magkano ang magpa-PPF? A good brand, plus a good quality install would hover around 200, 220, 250. Depende sa size. Depende sa size. Pag malayong maliliit, ayan, pwede 200. Maliliit mo 180, siguro mga Mini Cooper would fall around 170, 160 ganyan. Kasi smaller cars, tsaka less complex. Pero yes, full-size sedan would be around 200, 220 ganyan. SUVs would cost pickup trucks 250. Pickups, ang dami na rin sizes ng pickups, like, eh, diba? Ram F-150. F-150 would be around 260 up to 280. Yeah. Yun yung price that I feel is right for the type of labor, the cost of materials. Ako pinapanood ko kung paano gawin. Ang hirap. Napuyat din siya. Ang hirap. Sabi ko, kung makita niyo yung trabaho and everything, makita mo talaga na parang, yun yung binabayaran. Eh, yan ang binabayaran mo. Totoo. I've been installing films for almost 3 years na. Yes. Eh, nakita mo naman yung difference namin nung tao natin, di ba? Yes. Na more than a decade na gumagawa. Yes. Hindi porke nag-training ka, marunong ka na. Sabi nga nila, pag marunong ka na kumuha ng picture, parehas kayo mag-edit. Kumbaga, nasa mata mo pa rin. Kumbaga, may art pa rin ang paggagawa ng ganito eh. May art pa rin ng pag-cuts, may art ng paghagod. Yeah? Yes, yung latag, kinikwento ko dun sa kay Bram, one of our crew here. Installers here na yung understanding mo nung film. Tama. Yun yung pinaka-crucial when you're installing PPF. Kailangan i-predict mo ano yung gusto niyang gawin so you can apply the right type of pressure here, relax the film here. And until now, I feel like I'm still a student. Yes. Tapos ina-understand ko pa rin. That's why mabagal ako compared sa more veteran installers na mabilis ng kumilos. Pero at the same time, I'm trying to understand kung ano yung gusto gawin ng film. Kaya iba-ibang cars, iba-ibang shapes. So, may element siya na depende sa tao. Tama. Hindi siya mechanical na process na step 1, 2, 3, pang, tapos ka na. Hindi siya ganun. And kung napansin mo, compared sa most videos that you will see online, yung method of cutting namin ng film, blade lang yung hawak namin. By the way, there's two types of installs, a pre-cut and then bulk install. What we did with your LC, with the LC300 is what we call bulk. No? Kasi ang pre-cut is computerized. Computer cut siya. It is the faster, more efficient way of installing film. Pero you do not get the full coverage. Yes. Tapos you will see may mga seams, may mga cuts, may mga dugtong. For me, hindi appealing yun. Pangit yun for me.
That's why I prefer bulk. Pero syempre, there are shops na mas gusto nila yung mas mabilis, mas matipid. Kaya kanya-kanya, guys. Kanya-kanya yun. Kaya for me, doon kayo sa talaga kayo sa mahirap. Yeah. Kaya sa mas mahal. Yeah. Kasi pero, sabi ko nga, meron time na, ari, may 100,000 eh, kaya ba tapatan? O sige, try. Then after nung ginawa niya, nag-try siya sa iba. Then, pag-compare niya na parang, oh, ba't naninilaw? Bakit nung bakit head, yung headlight, bubbles, ganyan. Bakit ang layo sa edge? Bakit ito may putol dito? Bakit may... Actually, mas gusto kong makita nyo itong LC na to. Para makita nyo, naka-pipef ba to? Ganun na gusto kong ano, laging tinatanong. Na parang, hinahanap nila yung... cuts. Hindi na mahanap yung cuts. Ayun yung binabayaran nyo doon. Walang PPF to. Yeah. Mayroon posible. Pero, going back na, so you may have noticed, blade mismo yung hawak namin. Yes, so, a lot of times, ipapalit kami after a few meters of cut. The reason why blade yung gamit namin is because compared sa iba na they use a cutter or meron silang handle, the reason for that is because pag wala kang handle, it is very hard to put pressure. Si blade yung hawak mo eh. Pag naglagay ka ng pressure, damn, pati ikaw, damay ka. The less yung risk na mag-cut through ka dun sa film and then sa paint, na mag-gasgasan mo yung paint. So, anything you can do to reduce the risk of damaging the paint, syempre, yun yung gusto mo. It comes with a different set of skill set na dapat masanay kang yun yung... Kasi ako, how many times nasugat yung kamay ko? The more na nasugatan ka, the more na gumagaling. Gumagaling ka. So, kasi pag hindi ka nasugatan, ibang usapan. Ayun. Yeah, mas mahirap siya. Yeah, mas mahirap i-maneuver kasi blade na nga yung hawak mo. Unlike sa others na may cutting tool talaga sila, may cutter. Pero if you have a handle, may leverage ka. Tapos yung konting diin mo here is amplified dun, yes, sa tip ng blade. Baba. So, the more yung risk mo na to cut through. That's why kami, we decided when we learned about this technique, ito yung gagamitin natin para safer, para mas less yung risk na magasgas natin yung paint. So, baka lang nawirduhan ka na yun yung... Pero kanya-kanyang ano pa rin yan, guys. Kanya-kanyang principles pa rin sa pag-a-apply. Eh. Wala naman written rule na... Yes, na kasi mamaya, hindi, ganito eh. Kasi marami makipag-argue na, hindi, ganyan. Tatama naman, diba? There is no right. May kanya-kanya tayong preference kung ano yung... Na, it works on your, it works ano, for diba? You, yeah. Tama ka, there is no right or wrong. Basta kung saan ka comfortable. Kung saan mo napoproduce yung best work. Yung tamang ano. Kasi hindi mo naman sinabi na ginamit ko sa ganyan eh. As long as happy ang client, there's no yun problem. That's all that and na-satisfy mo yung... That's all that matters talaga. That's the bottom line. So, happy ka naman. Happy na ako eh. Yeah. Thank you, Mark, for inviting thank us you. Dito sa... Thank you din. Hopefully next... Be back. Yes. Next month. Abangan nyo, guys, sa July. Mag-announce kami sa page namin na mag-o-open naman. Grabe yung ganda nito. So, pinaghahandaan ko, guys. Medyo, wag kayo masyado mag-expect. Pero... One year in the making to. So, mag-ano tayo. After nito, mag-iba-vlog natin yung buong shop. Actually, this is my first, ano talaga, yung parang... First endeavor mo in automotive. Ano. Sa mga taga-North, yung mga gearheads dito, mahilig sa mga kotse. Hindi nagtipid si Mark. Ayun ang lagi sinasabi. Kaya nga may hashtag tayo, guys. Not cheap, guys. Kung ganda yung kasailan sa sasakyan, ganun din yung experience natin with our customers. So, yun. Hopefully, may natutunan kayo ngayon sa pagbablog namin. And don't forget to like, share, and subscribe sa YouTube channel natin. Sure. Para ma-monetize naman. Sobra-sobra naman na itong ano natin. Other than that, guys, happy ako na nasi-share ko. Binibiro ko lang kayo sa monetization. Pero happy ako na nasi-share namin yung experience. Kasi wala, pag mag-search ka ng PPF, wala eh. Yung nagsishare ng knowledge. Pero, yan. Parang, ano eh, sa Philippines medyo... Konti pa lang. Konti pa lang. Hindi pa siya talaga full-blown. And those that do share... Pero ito na yung ano, ito na yung the next trend eh. Ito na. Dito na papunta. Dito na papunta, guys. So, mas maganda. Umpisan natin. Enjoy nyo yung car nyo. Ma-save tayo sa repaints, ganyan. Yeah, it's not for everybody. Yeah. Pero for those na yun talaga who yung... Understand. Who understands. It is not cheap. It's not for everybody. Pero for those that can afford, for those that understands, ito talaga eh. Ito na talaga. Follow nyo at Bad Monkey, Gion Philippines, guys, and Drive Team. It's a collaboration, guys. Yes, so, first of many. This will end our vlog, guys. Let's go! Woo!